Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Marso, nasa Biyernes tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma, o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa pintan ng live streaming at mga nakusposting na iba't ibang grupo at mga chapels, ang mga intensyon ninyo kay nari sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya namulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pangalan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila na mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubda nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniaho nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose'y dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap, nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya na roon ang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kauli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap.
Ito ang tagapagmana, halikayo, patay natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Ketsay sinungga ba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamhang iyon? Sumagot sila. Ilipulin niya ang mga buhong na iyon at palagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparti sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwel ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig na mga punong saserdote at na mga parisiyo ang talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Darakpin sana niya sila. Siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Marso at Biyernes sa panahon ng ikalawang linggo ng Kwaresma o araw ng paghanda sa dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating pong Jesus Nazareno. Ang ating pong tema ay respeto. Respeto ay bahagi ng buhay ng tao kung paano natin iginagalang, kung paano natin tinatanggap ang isang tao. Sa Hebreo, ang respeto ay kabod. Sa Griego ay sibumi at sa Latin ay respectos. Ang una po nating pagbasa ay nakasulat sa Hebreo na luma. Kaya gumamit tayo ng Hebreo. Ang ating Bagong Testamento ay nakasulat sa Koinoko na Griego, kaya Griego. Pero dahil na salin ang lumang tipan at bagong tipan sa Latin, kaya titingnan natin sa Latin, respectos. Ang ating unang pagbasa na mula sa aklat ng Genesis Kapitulo 37, verso 3 hanggang 28 ay tungkol kay Jose. Hindi siya ginagalang. Walang respeto ang kanyang mga kapatid dahil nainggit sila. Dahil minahal ni Jacob na Israel si Jose dahil siya'y pinanganak sa kanyang katandaan. At dahil dito, inihulog siya sa isang luma na balon na walang tubig at inaho nila at ibininta sa mga Ismailita dahil wala silang respeto sa kanya. Kaysa ating Salmo 104, ang pagrespeto ay ang pag-alaala sa ginawa nila kay Jose. Na si Jose na hindi lang ginagalang ay ginawang tagapamahala sa Ehipto. Kaya sa versikulo 5 sa ating Salmo 104, nagsabi, gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Dakilang gawa ng Diyos na ang hindi nila nirespeto at tinatanggap ay naging tagapamahala sa Ehipto at nagligtas pa sa kanya mga kapatid. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, verso 33 hanggang 46, ang ating Panginoon ay nagpuwento ng isang talinghaga ng may-ari ng ubasan at kanya pong ipinaalaga ang kanyang ubasan sa mga kasama. Ngunit hindi nirespeto
na mga kasama ang kanilang usapan noong kunin na sana ang bunga ng ubas ay pinatay ang mga alipin, nagpadala pa ng marami, pinatay pa rin at binato at pinahirapan ng iba. Ito yung kwento na tungkol sa nangyari sa Israel. Na ang ating paying Diyos ay itinayo niya ang bayan ng Israel at ang mga propita ay pinapadala at unti-unti itong dahil kawalaan ng respeto, unti-unting pinahirapan at pinatay yung marami. Kaya noong sinabi ng may-ari na irespeto nila ang aking anak, ito yung tungkol sa Panginoong Hesus Nazareno. Hindi rin siya nirespeto, pinatay siya. Ang Panginoong Hesus Nazareno ay pinatay din. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, naalala niyo ba ang sinabi sa kasulatan ng bato na hindi katanggap-tanggap ay siya pang naging bato ng panulukan. At ito ay tungkol sa Panginoon. Gusto sana ng mga pinuno ng bayan ng Israel at ng sa templo na dakpin ang Panginoong Hesus. Pero hindi siya pwedeng dakpin sapagkat ang maraming tao ay may respeto sa ating Panginoong Hesus dahil itinuring siya na propita. Ang respeto ay malaking bahagi sa buhay natin. Ginagalang mo ba ang iyong sarili? Kung gaano mo ginagalang ang iyong kapwa, ganun din ang paggalang mo sa sarili. At kung iginagalang mo ang iyong kapwa-tao, Diyos na ang iginagalang mo. Dahil ang pagrespeto sa kapwa ay nagpapahayag na respeto natin ang pagiging imahin at larawan ng Diyos sa ating kapwa-tao. Kaya, ang mahalaga sa buhay, respeto. Respeto ay mayroong iba't ibang mga paraan. Ang unang klase ng respeto ay respeto sa sarili. Pangalawa ay respeto sa kapwa-tao. Pangatlong paraan ng respeto ay ang respeto sa mga patakaran ng sambayanan o mga social norms. Pang-apat na respeto ay respeto ng kalikasan. Nirespeto ba natin ang mga tanim, ang hangin, ang tubig at hindi natin ito sinisira? Panglima na respeto, pangrespeto ng mga mithiin sa ating kapaligiran. Nirespeto ba natin ang mga mahalagang mithiin gaya ng mga mithiin sa paggalang sa kapwa, pagtanggap sa kapwa? Ang pang-anim na respeto ay respeto sa kultura. Iba't ibang klaseng tao, iba't ibang mga lugar ay mayroong sariling kultura. Dapat igalang natin, respeto natin. Pangpito, respeto sa mga simbolo na mahalaga sa ating bayan o sambayanan. Gaya halimbawa ng mga imahin ng mga bayani o dili kaya ang bandela o kaya kung ano man ang simbolo ng isang bayan. Pangwalo, respeto sa buhay. Hindi respeto ang buhay ni Jose na kapatid nila, ibininta nila at ibininta ng mura lang 20 na pilak. Ang ating Panginoon ibininta ng 30 na pilak. Respeto din para sa batas. Kahit saan mayroon pong batas upang maging maayos ang buhay. Kapag mag-respeto tayo sa batas, batas para sa kabutihan ng tao, nagkaroon tayo ng paggalang sa sarili. Pangsampo, respeto ng pamilya. Ang pamilya ay batayang lipunan para sa atin. Lahat ng mga lipunan, lahat ng sambayanan, maski ang simbahan, ay nakabatay sa pamilya. Kung gaano katatag ang pamilya, ganun din katatag ang lipunan, ganun din kasigla ang ating simbahan. Kaya igalang natin ang pamilya. Kapag ka
nagroon na tayo ng iba't ibang paggalang sa ating kapwa, sa mga kultura, sining at pamilya, na igalang natin ang pinakamataas na bahagi ng ating pagkatao. Sapagkat tayo'y nagrespeto, Diyos na rin ang ating iginagalang. Dahil tayo'y gumagalang, Diyos na rin ang ating minamahal na una sa lahat, nagrespeto sa atin, kaya pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang ating pong Isus Nazareno, upang tayo'y tubusin. Hindi tayo dapat igalang, alikabok lang tayo. Ngunit, ang Diyos ay may malaking paggalang sa atin. Kaya siya'y nagkatawang tao, namatay para sa atin. Ano ba ang ating ipahayag na respeto din? Hindi lang sa ating kapwa, hindi lang sa ating sarili, respeto din para sa ating poong Jesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagnilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama at atin pong itutugon, Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, laway makatanggap ng liwanag, lakas, at tulong sa kanyang paghakay sa simbahan. Sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ang loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagpasalamat kami sa iyo para sing tapat na pag-ibig. Nadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, patido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kaganang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamuhay kami maitaguyod sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw ng hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanitunay, marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sabagkas sakali mong kami ibubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kaluuban na mga pitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'y lagi kaming makasunod. Kay isa namang helisis si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ang banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyang anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Lagi minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga pati naming naimlayan may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani repatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilim ng galing na utos, sa turo ni Jesus, tapayin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Napasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at irisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Hordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Oh, yeah.
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinandutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Oh!
Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tents sa mga BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang mga official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay magkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Ang malilikom po ng pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazareno Catholic School, ang paralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 hanggang 2025. Mayroon ding pong academic discounts sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 AAC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na makatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa mga The Nazareno Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong financial, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Magsitayo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong binigay sa amin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating tahanan ng pong Jesus Nazareno, kay narito sa loob, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan ay inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na tumutulong sa Quiapo Church, makatulong ang Quiapo Church, mga kapwa natin mahirap at pangilangan. Salamat po sa inyong tulong. Salamat po sa lahat ng naglilingkod ngayon, pagpalain kay lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong at lahat ng mga narito at nag-iisa sa atin. Respeto. Ito ang binigay ng ating Panginoon upang tayo maligtas. Respeto din ang dapat nating ipahayag sa ating kapwa upang maipahayag natin ang Diyos na nagmamahal ng dakila sa atin. Ngayon po ang pusbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabaswasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyagbasin ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng iyong na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus. Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, paran mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús, Nazareno.